Next naman guys, ewan ko ba kung may paki kayo dito. Pero ipapakita ko na rin kasi binili ko naman siya. Sayang naman kung hindi ko ipapakita para alam nyo, di ba? Ayan. Porque nasa second floor yung Watsons, mas mahal. Tapos pag nasa baba yung grocery, mas mura. And kinuha ko to dahil matagal ko na itong gusto. This is the Mac Prep and Prime or the Mac Fix Plus. And guys, dadampi na sa mukha ko ang Fix Plus. Ayan siya. Di ba? Masasabi ko na yung I'm just gonna prep my skin with the Fix Plus. O kaya, I'm just gonna set my makeup with my MAC Fix Plus. Okay, I will just spray my brush para mas ma-intensify natin with my MAC Fix Plus. Welcome back to my channel. It's your girl, Steven Nico. If you guys are new here, don't forget to hit the subscribe button dyan sa baba para maging part na kayo ng family Nico. And then click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo whenever I post a new video. For today's video nga, as what you've seen from the title, ito na yung part 2 ng haul video na ginawa ko nung una. So, siguro naman kapag nag-live na tong video na ito, itong pinapanood nyo na to, nag-live na rin yung video na yun dahil nga yung part 1. So ayun guys, mag-haul na naman ako. Hinati ko kasi yung video kasi kung pagsasamahin ko siya as one, magiging masyadong mahaba. Kaya ito na yung part 2 guys. Ayan, ito yung lahat ng aking ipapakita sa inyo. Kita nyo ba yan? Glad King? Yes? Mahaba-haba ito dahil medyo marami tong items ngayong part 2. Kaya simulan na natin guys. So without further any hanash, let's proceed with the haul video. Guys, bago pala tayo magsimula sa mga pagpapakita ng mga produkto, ng mga items, magpasensya nyo na ako medyo humahangin-hangin yung backdrop natin dahil naubusan ako ng pampakape. Yes, talaga. Naubusan ako ng pampakapit or ng pangdikit. Kaya medyo gumagalaw-gaw na siya. Galaw-gaw na. Sumasayaw sa inyo. Yeah. Yeah. Tapos nag-headband ako kasi nagigigil ako sa buho ko kanina pa. Punta na punta sa mukha ko. Kaya dun sa yung unang haul video, yung mukha ko nasasabuyan ng mga hairlalish. So, ayan. Ngayon, mag-proceed na tayo sa mga items and everything. Basta yun na yun. So, ayan guys, for the first item, yes naman. For the first item ay itong Sunnycare na cleansing wipes. Ayan. As you can see, malaki yung binili ko dahil sobrang holy grail wet wipes ko to. Kung alam nyo, or kung matagal na kayong nanonood sa aking channel, alam nyo kung gaano ko rinirave itong Sunnycare na cleansing wipes. Ang bango na niya, nakakatanggal siya ng makeup, nakakalinis ng face, and it's sobrang hindi siya harsh sa face. Kaya, grab yours now, guys. Medyo mahirap itong hanapin itong variant na to. May mga limited areas or grocery stores lang na mabibili ito. Ewan ko kung bakit. Kasi yung parang madalas ko makita yung pink or yung blue na Sunnycare. Pero ito, yung iba minsan maliit lang yung meron sila. Minsan wala talaga or madaling maubos. Kasi maganda talaga to guys. I swear. I kid you not. Sobrang ganda nitong wet wipes na ito. Kaya grab nyo na. Siguro ito tong ano to. Ilan pa to? 80 sheets na ano na yata to. Yes. 80 sheets na aloe vera and vitamin E enriched na wet wipes or cleansing wipes, ano, 89 pesos. Ilalagay ko na lang yung mga prices sa description box, baka kasi magkamali pa ako ng mga, you know, mga banggitin, and iba to pa sa atin yan na nagkakamali tayo, lahat na lang ibinabato sa atin. Next naman guys is another wet wipes. This is Pureterm Skin Solutions, yung collagen variant nila na makeup remover and cleansing towelettes. In claim niya is gently cleanse, tone, and remove makeup. Advanced age-defying formula with collagen and vitamin E. Ideal for all skin types and paraben-free. Ayan siya. Kung matagal na rin kayong nanonood sa aking channel, alam nyo na yung favorite kong variant nitong Pureterm na cleansing wipes is yung argan oil variant nila. And nalaman ko naman tong collagen dahil kay Ate Bing Castro. Sobrang favorite daw nila to ng mommy niya, and napanood ko kasi yung ano siya, nag-haul siya ng mga Watson's Chemirut niya. And hindi ito yung binili niya, yung Q10, yung talaga yung pang-remove ng... Ganun din naman yun. Basta makeup remover din yun, Q10, nakasale siya nung time na yun. Pero nung pumunta ako sa Watson's kanina, wala na nung Q10 na variant. So,
regular price na to. Alam nyo ba, nabili ko to parang 109 pesos. Tapos ito yung masakit dyan. Ewan ko ba kung i-chichika ko to dito. Kung i-chichika ko to dito. Ito, nabili ko sa Watson's to. Ah. Watson's 109 pesos. Inalagay ko yung price down in the description box. Pero pagbaba ko ng SM Hypermarket, besh. Kaya minsan talaga kailangan din, ano eh, canvas din pag may time. 89 pesos lang to. Nakakaloka, di ba? 109, anong diferensya? Kasi nasa second floor yung Watson's, mas mahal. Tapos pag nasa baba yung grocery, mas mura. Diba? Paliwanag yan. Ewan ko kung bakit, pero yun, 89 pesos lang siya. So, i-check nyo na lang, mag-double-double check na lang kayo. Pero mamaya, bigla nilang baguhin yung presyo. Pero sana huwag naman. Next naman guys, ewan ko ba kung may paki kayo dito. Pero ipapakita ko na rin kasi binili ko naman siya. Sayang naman kung hindi ko ipapakita. Para alam nyo, diba? Ayan. Bumili tayo ng adapter, no? Ayan. Bumili ako ng adapter sa Ace Hardware for only $49.75 kasi kailangan ko ng adapter dun sa basta gagawin kayo ng separate video, so sana abangan nyo rin yun. Basta yon, kailangan nyo ng adapter, girl. So ayun, bumili tayo ng adapter na yan, so kahit wala kayong pakisinama ko na para makadagdag lang. So ayun, ayan, adapter. Next naman guys ay itong Celindec Dermoscience Hydration Facial Wash with NMF Natural Moisturizing Factor. Ganun. Ayan, sa mga gustong malaman ang aking facial wash ay itong Celindec. Kung matagal na rin kayo nanonood sa aking channel, alam nyo na ito yung ginagamit ko. Dahil simula nung nawala yung favorite ko sa Tony Moly, bumalik ako dito sa Celindec. And paubos na kasi yung aking facial wash, kaya bumili na ako ulit ng panibago or pang replenish sa aking facial wash. Dahil linis mukha is life. So ayan, Celindec Dermoscience. Next naman guys ay primer. Itong primer na ito ay yung No Shine Mattifier with Salicylic Acid, Chamomile, Tea Tree Extract and Matte Wax. Ito ay from Quick FX na nabibili sa Watson's. Ayan. At ayaw niya mag-focus. Ayan. Na-wash out kasi ng ilaw. So, ayan. Meron itong tube guys. Kasi medyo mahal siya. 278. 30 ml. So, actually mura siya. Makakamura ka doon. Pero, kung tight yung budget mo, dito na lang tayo sa tigwa 100. 100 yata to 90. Hindi ko sure. Pero ito na lang yung binili ko kasi wala na akong pera and wala na akong budget. Next naman guys ay bumili din ako ng moisturizer, of course. And this is the Eye White Aqua Moisturizer Whitening Vira. Ayan siya. Focus, be. Focus. Ayan. Ayan na naman yung mag-focus. Ayan mag-isama. Ayan. O, ilapit natin. So, ayan. Sa share lang rin yung binili ko. 20 pesos na lang to guys. Kasi wala na talaga tayong budget and wala na talaga akong pambili. Dahil umibiling ko yung nasa tube din kaso hindi na nga kaya ng pera ko. So, ayan. Sashay-sashay lang guys sa mga budget or tight yung budget dyan. Naiintindihan nyo naman ako and na-appreciate nyo ako. Pero kung marami kayong budget, bumili kayo nung nasa tube para mas makatibid kayo. Pero ngayon, ito lang rin yung pumasok sa budget. Kaya, ito na lang. Eye White Moisturizing Whitening Vira. Next naman guys, bumili naman ako nitong Lolaine, tama ba yung pronunciation ko? Lolaine Freestyle Styling Mousse Extra Hold sa Landmark na pagkamahal-mahal niya, best sheet, 279 pesos, pero carry lang. So ayan, bumili ako, pang style ng hair, ayan siya. Nakain naman po siya ng ilaw, ay nako girl, ayan, ayan mag-focus, pero ayan yan. Bumili ako nito kasi guys, meron akong ano, first ever makeup gig sa Saturday and ayusan ko rin ng hair. So bumili na ako and alam ko magagamit ko rin naman to. Nashook lang ako na napili ako na mag-makeup sa ng aking ano, dating katrabaho. Tinanong niya ako kung pwede ba akong mag-makeup sa kanya and i-consider ko na siya as my first client. Kasi hindi ko naman in-expect talaga na, you know, magiging, you know, may magtitiwala sa gawa ko. So, ayun, sana magtayong pumalpak and maging maganda yung kalabasan ng pag-makeup ko sa kanya. So, ayan, bumili tayo nito para ma-hold and mag-last yung hairstyle na gagawin natin sa kanya. Next naman guys, bumili ako nitong 10 pesos worth na ano, teasing comb sa Glad King naman. Ito siya guys, ayan. So, ayan. Ayan siya. Bumili ako ng teasing comb. Since may makeup gig nga ako at ayusan ko ng hair, kailangan ng teasing comb. And kung hindi nyo pa alam guys, meron ng Glad King. Glad King? Meron ng Glad King sa Festival Mall. Sa pagitan ng Landmark and Festival Mall na New Wing, nandun yung Glad King.
third floor, second floor siya, guys. Alam niyo naman na yung Glad King is very sikat sa Divisoria. And nasyok ako kasi yung price, mura din, guys. Kasi yung presyo lang nang nasa Divisoria, kaya palong-palo na sa mall na and malapit sa akin. Very advantage ko yun, no? So, ayan. Punta na kayo kung gusto niyo mag-shopping. And nag-vlog ako nung nagpunta ako ng Glad King. Kung hindi niyo pa yun napapanood, ilalagay ko yun somewhere dyan sa screen para mapanood nyo ng bonggang-bongga. Next naman, guys, ay itong dalawang face mask. Ayan, black na face mask. Actually, may face mask na ako, color white. Siya nabili ko yun sa Miniso. Pinakita lang ito sa akin ng kapatid ko kung di daw ba ako bibili kasi nga may makeup gig ako. So, nakita ko black and classy and fabulous. So, kumuha na rin ako. Ayan siya, guys. Dalawang piraso. 10 pesos lang naman. So, kinuha ko na. Kumuha na rin ako ng dalawa. Kaya, ayan, bonggang-bongga. Para, di ba, hindi direct yung mamaya set ako sa ito, tapos tumatalsik sa kliyente ko yung laway ko, di ba, bonggang-bongga. So, ayan, bumili na ako nitong mga face mask. Next naman, guys, ay ito, nag-isang makeup tool dahil nga nawawala yung favorite kong spoolie na galing sa artist studio ng Landmark. And, nung pumunta ako sa Landmark dyan sa may Alabang, wala na sila nung variant na gusto ko. So, ayan, bumili na lang ako sa Glad King for only 50 pesos. Ayan siya, spoolie, guys. 50 pesos lang siya. Next naman ay bumili din ako nitong Nichido True Lashes Eyelash Adhesive for only 60 pesos. Ayan siya, guys. Dahil kung malalaman nyo, actually, guys, nag-film ako nung I tried following an Ann Klutz makeup tutorial. Pero binura ko yun, hindi ko natuloy kasi nanggigil ako dahil nawawala yung eyelash glue ko. So guys, kung gusto nyo mapapanood yung version ko ng I tried following an Unclutz makeup tutorial, just leave your comment down in the comment section para gumawa ako ulit, mag-film ako ulit dahil may lash glue na tayo na sana naman huwag mawala. Ewan ko, nasa drawer ko lang naman to. Or nasa drawer ko lang yung lash glue pero hindi ko alam kung bakit nawawala. May mga gamit akong nawawala na hindi ko maintindihan kung bakit nawawala. Next naman ay para din sa aking makeup gig and para na rin sa akin dahil makulit yung buho ko. Bumili ako nito sa Landmark ng Crocodile Clips for only 119 pesos. Ito yung makapit kaya ito yung binili ko. May 50 pesos pero feeling ko mabalis-mabalik and hindi siya magtatagal. So ito na yung binili ko para bongga na. Dalawang piraso na siya, guys. Ito yung kiniklip dyan and kiniklip dyan. Gusto ko na siyang gamitin ngayon kasi ang harot-harot ang buhok ko, girl. Mas maharot pa sa akin. So ayan. Since kanina nagpakita na ako ng lash glue, ngayon naman ipapakita ko yung mga eyelashes na nabili ko. Bumili ako nito sa Glad King. Itong Glam Volume and Sexy 3D Mink Lashes. Mink ba tawag dito? Mink Lashes sa number. Bingo! Sa number 21 na, ayan, lashes. Ayan siya, guys. Bonga-bonga. Dalawa yung binili ko. And 110 pesos ang isa nito, guys. And kaya ako bumili nito kasi alam niyo naman, guys, iba yung nagagawa ng lashes. Kapag nagme-makeup kayo, mas napapabongga niya yung eye look na nagagawa niyo. Kaya magaganda talaga yung mga vavavoom na lashes. And I'm really into vavavoom. Okay lang yung mga natural, pero mas vavavoom ako. Kasi parang pag yung natural lang, parang wala ding effect. Wala ding effect sa akin kasi medyo okay naman yung lashes ko. Mascara lang, carry na. Pero kung gusto ko maging extra or gusto ko magpaka-glam, mga 3D mink or mga vavavoom lashes yung kailangan na binilin. So ayan, bumili ako ng dalawa. Another set of lashes. Ito naman yung mga red cherry eyelashes. 100% human hair black. And yung kinuha ko yung 165 DM01 and 166 na red cherry lashes. And I doubt na original to kasi ang mura nila. Itong mga lashes, $59.75 each lang. And nakasale yung dalawa dito kasi nauna kong bilhin yung dalawa bago yung another two. And nabili ko to sa Landmark. So ayan sila, guys. Kasi alam ko yung original nito, parang 200 to 250 pesos sa Beauty MNL, meron sila noon. And feeling ko, hindi naman siya original. Pero okay lang sa akin, wala naman kaso yun kasi lashes lang naman to. And ayun, maganda naman yung quality. So ayan, bongga na para din sa aking mga future makeup reviews, makeup tutorials and all. And pag may mga panglaban ng event tayong pupuntahan. Next naman, guys, ay dumako na tayo sa mga mock-up. Ito na, finally, guys, meron na ako. This is the Maybelline Instant Age Rewind Concealer and I'm in the shade Honey. And ayan siya, nabili ko siya nung nagpunta kami ng MOA for only 350 pesos if I'm not mistaken. Nakasale siya, guys. Ang original price niya is 399. Actually, hesitant ba akong bilhin to kasi sobrang mahal niya. Pero sabi nga ng aking bebe male layog na maganda daw talaga tong concealer na to. Kaya napabili din talaga ako. And bebe May, congratulations! Happy 50k subscribers! I am so proud of you! Alam mo yan. And
na-message na kita, nag-usap na tayo kung gaano ko ka-happy for you. And congratulations again. And thank you sa pag-suggest itong concealer na to. Dahil finally, matatry ko na kung ano yung epekto nito. Kasi kaya daw nitong mag-full coverage and pwede mo na daw itong gawing foundation. Ganun siya ka-dinde, no? So, ayun. Hesitant lang ako kasi medyo mahal nga siya. Kasi yung Maybelline Fit Me na concealer, 199 pesos lang yun. And yun yung favorite ko. And one of my holy grails talaga ng concealer. And tingnan natin kung mabibitan ko to. Kung gusto nyo gawin ko ng first impression review to, guys, i-comment nyo lang rin sa baba. Next naman, guys, ay dalawang face powder. This is the Bello Cosmetic Care Face Powder Whitening with SPF 10, Hypoallergenic and Paraben Free. Ayan siya, guys. No, nabili. Nabili ko to sa official Shopee account ng Bello. And dalawa to dahil alam nyo na, guys, alam na this. Once I reach 1,000 subscribers, alam nyo yan, I will be doing my very first ever giveaway. So, yung isa dito, guys, mapupunta sa inyo. So, ayan, guys, nagbabalik ako dahil naubusan tayo ng memory. Ang sinasabi ko kanina, ayun, ito, nabili ko rin sa official shop ng Bello. This is the Bello Sun Expert Perfect Shield Tinted Sunscreen with Tone Adapt Technology. And I am in the shade medium to deep. Hindi ko alam kung may iba pang shade nito, pero, ayan, yung maliit lang yung binili ko, guys. Dahil ayokong mapagastos tapos hindi ko naman magugustuhan. Pero itong Bello Tinted Sunscreen, marami nagre-rave na pina-YouTuber dahil maganda daw to. And gagawin ko to ng review, guys. So abangan nyo lang yan and malalaman nyo kung ano yung thoughts ko about this Bello Tinted Sunscreen sa susunod kong mga video kapag nireview ko na to. Next naman is another foundation. This is from Maybelline. This is the Maybelline Fit Me Matless Poreless Foundation, which is my holy grail foundation, guys. And itong nabili ko, nakasale siya, guys, 299 na lang. Yes, 299 na lang siya and hindi ito yung shade ko dahil hindi available yung shade ko talaga. And gusto ko rin itong itry kasi parang feeling ko yung shade na ginagamit ko medyo dark siya sa akin. So kinuha ko yung shade na 310 or Sun Beige. So ito siya. Ayan, Maybelline Femme. Holy grail ko to, kaya talagang hindi pwedeng walaan ito sa aking collection dahil sobrang ganda nito, guys. Kung gusto nyo gawin ko to ng review, guys, just let me know down in the comment section and I will be a tutubi. Shut up. I will be very willing to make a review on this. Yes, ayan, gagawin ko yan ng review kung gusto nyo. Just let me know, guys. Gawin natin yan. Next naman ay another foundation and ito ay sobrang nire-rave internationally and maganda daw talaga. Ito yung katapat ng kanilang isa pang variant na LA Girl Pro HD na para naman sa mga dry skin. And ito naman ay para sa mga oily skin. Ako, combination ako, guys. So, feeling ko okay dito sa akin. So, i-review ko to, guys. Abangan nyo yan. I will review this foundation. This is the LA Girl Pro Matte High Definition Longwear Matte Foundation and I am in the shade medium beige. Ayan. Ayan na naman yung mag-focus dahil na mag-wash out ng elaw. Ayan siya, guys. Nabili ko to kay Menchi, Star Main Shop, kapatid ni Miss Anakai. So, ayan. Hindi ko lang alam kung may stock pa siya nitong shade na to, pero ilalagay ko yung link ng kanyang shop down in the description box just in any case na gusto nyo rin bumili ng foundation na to. Pero abangan nyo yung review ko, guys. Abangan nyo. I will do it as soon as possible dahil gusto ko rin malaman kung maganda ba talaga tong foundation na to. Ayan, guys, we are down to the last item and ito naman ang pinakamaharlikang nabili ko, guys, and I've been wanting to get my hands on this for a very long time now. Kaso nga lang, sobrang pricey niya, mga beshi, hindi kaya ng budget, and ngayon lang tayo nabigyan ng oportunidad na magkaroon, and this is from MAC. Ayan, well, taray, may pang-maxi bakla, oh, diba? Ayan, and hindi to foundation, and kinuha ko to dahil matagal ko na itong gusto. This is the MAC Prep and Prime or the MAC Fix Plus. Ayan siya, guys. Sobrang happy ko na nabili ko na to finally. And guys, dadampi na sa mukha ko ang Fix Plus. Ayan siya. Pag inopen, ayan siya, guys. Diba, masasabi ko na yung I'm just gonna prep my skin with the Fix Plus. O kaya, I'm just gonna set my makeup with my MAC Fix Plus. Okay, I will just spray my brush para mas ma-intensify natin with my MAC Fix Plus. So, ayan. Diba? Pwede ko na siyang sabihin. And meron na ako, guys. Merong maliit na version ito, yung kalahati. 600 pesos yun. And ito, 1,250 to. Medyo pricey for a setting spray or prepping mist. Pero maraming may gusto nito. And talaga namang maganda to, guys. Pag galing sa MAC, alam naman natin na
maganda rin talaga siya. So, ayan. Sobrang matagal ko nang pinapangarap to. MacFix Plus. And finally, guys, meron na ako. Diba? Bongka. So, ayun, guys. That is it for my haul video. And sana nag-enjoy kayo and nagustuhan nyo tong haul video na ito. Alam ko, medyo mahaba siya, guys. And medyo marami yung napakita ko. Kaya medyo nagtagal tayo. And ang wini-wish ko na lang is nag-enjoy kayo. And kung nag-enjoy kayo, guys, kindly give this video a big thumbs up. And huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel para maging part na kayo ng family ko. And i-click niyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo whenever I post a new video. So ayun guys, natapos na naman ang isang episode o isang kabanata ng aking video. And sana patuloy ko kayo napapasaya and sana mas lumaki pa tayo and mas marami pa ang mag-engage sa mga videos ng inyong lingkod na Sipa Girl. Maraming salamat sa pagmamahalin, suporta, and kung meron kayong mga suggestions na gusto nyong mapanood sa aking channel, feel free na i-comment yan sa baba sa comment section dahil itatry ko or ililista ko yung mga yan para magawa natin ang video. So ayun guys, thank you so much for watching and I hope to see you on my next video. Bye!